idol. Mga lods, tayo naman ay mag-check ng electric pan. Ayaw gumana. O pag-test po ng pag-check, pag-repa electric pan, kailangan natin ng multi-tester. Yan po kasi para makita natin kung may continuity o resistance. Yan po, ang kailangan natin, mga idol. Then, kailangan po din natin ng ano, ng diagonal plier, long nose plier, electrical tape, flat screwdriver, Phillips screwdriver, and then soldering iron po kung meron dapat ikapihan. Ngayon po mga idol, itetest po natin to ang resistance niya. Kung buo yung winding. So dito po paggamit ng tester po, lagay po natin sa X10 o sa resistance po, X10. Ngayon po mga idol, ganyan lang po. So sa ngayon po, wala pong continuity yan. Ayan po. Pag pinindot natin, halimbawa number 1, dapat papalo yan. Ibig sabihin, meron ng continuity ngayon ang winding dito. So, ayan po, number 1, wala. Number 2, wala din. Number 3, wala. So, mga idol, checkin po natin. Maliban, pwede pong maging sira niyan ay open circuit sa male plug ka sa wire. Then, or sira po ang thermal fuse nito. Yun lang po ang posible maging sira po niyan. Yung pa mga idol, tanggalin po natin yan para itest po natin ang ano, ang winding po, ang continuity. Yan po, natanggal po naman ang ano po yan eh. So wakalasin po natin yan mga idol. Yan, yan. Kakalasin po natin yung cover at tetest rin po natin yung linya po mula po dun sa line 1 tsaka po dun sa terminal po niyan. Line naman na terminal kung papalo po siya. Yan po yung line na pumalo po siya. Ngayon po, yung isang linya po niyan, ay dapat po yan papalo mula dun sa line 2 kasama po dun sa windings. Dapat po yan ay magkoconnect. So, line 1, line 2, tsaka line 3. So, pag hindi po nag-connect yan, walang continuity, putol po yung linya. Putol po. So, possible po ang sira niyan ay ano po, yung thermal fuse. Mula dun sa line 2, papasok po yan sa winding. Dun sa ano po, number 1, dun na po, dadiretso po yan yung thermal fuse. So, yun po. Ngayon po, kabubuksan po natin yan para po makita po natin, tingnan natin ang thermal fuse niyan kung ano po yan. Buo, tetest rin po natin yan. Ngayon po, meron po dyan makikita kayo na ano po yan, nakatahi po yan. Itong po sa loob, nakatahi po yan yung mayroong spaghetti tube. Makita niyo po yan. So, para po makalas, yan po. So, para makalas, tatanggalin po natin yung ano po, yung screw ito para po maluwagan. Yan po mga idol. Yan po. Tanggalin po natin yung puting wire po yan. Naka-screw lang po yan. Tanggalin niyo po yung naka-screw yan. Ayan po yan. Tatanggalin niyo po ito. Yan po mga idol. Para po lumuwag. Para po lumuwag yung pagkakalas po ng ano, yung cover po ng ano po, yung stator, ano po, stator cover na nakakabit po din dyan sa ano po, papunta sa shafting. Yan po mga idol. Yan. Tinatanggal po yan, yung nakatahi po yan. Tinatanggal. Para po, ano. Kasi dyan po na, nasa loob, dyan po nakakabit po yung ano, yung, dyan po nakatali po yung thermal fuse. So, yung thermal fuse, titignan po natin yan. Ganun bagay po yan, thermal fuse or loose connection. Kasi po, yan po yung nangyayari kadalasan kapag po ang isang electric fan ay gamit na gamit. Yan po mga idol, tsatsagayin po natin yan. Kasi medyo matigas na po ang ano yan. Yan po, tinanggal na po natin yung cover. Ayan, tanggal na po yung, ayan, yung pong thermal fuse, yan po, yung thermal fuse na yan.
Yan po, tetesterin po natin yan. Yan, ito po yan. Yan po yung line 1, nakakabit po sa thermal fuse. Yan, thermal fuse po, papunta po naman yan sa line 1. Line 1 po ng ano, na number 1, number 2, number 3. Pagputol po yan, papunta sa line, sa line 2 po, hindi yan magkukonek. Kasi nga po, putol yung ano po. Putol na po yung ano niya, putok na po yung pinaka thermal fuse. So pag ganyan po problema, tinatanggal po yan. Yan. So papalitan po, hanap po tayo ng pwede. Ayan po. So meron po tayong isa dyan, ay hinap. Testing po natin kung pwede. So ayan po, meron po, may continuity. Yan po isang thermal fuse. So ayan po, ibabalik po natin yan. Yung thermal fuse po yan. Lalagyan po natin, ihinang po natin yan. Para po magamit. Sa mga nagagawa po electric fan, wag na wag niyo pong gagawin. Wag na wag niyo ikakabit yung pong line 1 nang walang thermal fuse. Yan, hinang po natin yan. Yan, yung line 1, capacitor, line 1 ng capacitor, tsaka yung thermal fuse, kabit po natin yan. Lagi niyo pong tatandaan mga idol, yung gagawa po ng electric fan. Kung sira po thermal fuse, huwag nyo pong ikabit. Bumili po kayong thermal fuse. Sapagkat pag po yan ay nag-overheat, masusunog po yan. Yan po ang dahilan para masunog po yung winding, magkaroon ng cost ng sunog po sa bahay. Pakiusap po, huwag nyo gagawin na ererekta. Gagawin nyo ng thermal fuse. Bibili po kayo. Meron po nabibili niyan. So yan, nahinang na po natin. Yan po, mag-test po natin yan kung meron pong ano yan. Continuity na o may dumadali na. Yan, test po natin number 1. Yan po, pakita niyo pumalo, number 1, number 2, number 3. Yan po. So buo na po yan. Okay na po yan mga idol. Kaya po ibabalik na po natin spaghetti tube at ibabalik na po rin natin yung ano po, stator cover po ng electric fan. Yung po nasa gitna niyan, yung pong rotor, ay yun yung rotating parts na nakabit yung ano, yung fan. Yung po mga idol. Babalik na po natin yan para, pero tatahiin po yan. Meron pong sinulid yung ginagamit para po matahi yan. Tatahiin po yan para yung ano po, mga may spaghetti tube. May balik po ng ayos. Ayan po. Babalik na po natin. Natahi na po yan. Ano ba mga idol? Ganun po din yan. So, paalala po, lagi pong ano, laging safe dapat ang paggawa po electric fan. Ayan, testin po ulit natin para makita po ninyo. Ayan po, line 1, line 2, line 3. Ayan po, yung number 1, number 2, number 3 po. Ayan po yun. Pag hindi po ipinitindi gumana, sira po yung linya. Mga idol. So nawala po isang screw. Yan, i-screw na po natin yan para matesting po natin ang ating pong ginawang electric fan. Yan po mga idol. Kayang-kaya nyo po yan basta meron po kayong tools, meron kayong multi-tester. Napaka-importante po ng multi-tester para po ma-check yung coil of wire po, yung coil po ng ano, ng electric fan. Yan po mga idol. Kaya hindi po basta screwdriver lang, napaka-importante po ng multi-tester para po matrace kung nasaan ang problema. Yan po mga idol. Napakasimple lang po. Kayang-kaya po. Kayang-kaya po ninyo mag-repair ng electric fan. Hindi nyo naiuupa. Yan po mga idol. Yan po. Ipitan na po natin para maibalik po yung ano, yung cover po niya.
Okay. So, mga idol, nagkapit na po natin yung ano, yung winding na isa natin. Titisingin na po natin ang winding niya kung nabuo na po dun sa ano. So, yan po, walang load. So, line 3, line 2, line 1. Okay na po. Mga idol, ito po, kakabit na po natin yung cover. Cover nito. Para matesting na natin to kung gagana. So, mga idol, sa mga nagagawa po electric fan, wag na wag nyo pong, kung sira po ang thermal fuse, papagtampo natin thermal fuse kasi po yun ay protection para iwas sunog. Iwas sunog po. Kaya pag walang thermal fuse o nag-overheat, overuse, hindi po maganda. Delikado po, magkusunog po yan. Kung wala pong thermal fuse, wag po, bumili po ka ng thermal fuse. Ito po mga idol, importante po ang thermal fuse sa paggawa po ng electric fan. Ito mga idol, kabit na po natin. Para matesting na to. So mga idol, ilipat natin itong binyan to. Delikado. Mga idol, kapitan po natin sana ay gumana po. Doon na po ang electric fan. Number 1 lang po yan. Number 1. Ito po ang number 2. Yan, malakas. Ito po number 3. Yan, ganyan po kalakas yan. Number 2. Number 1. Okay po. Nabuhan na po. Palit po ng capacitor at saka po yung thermal fuse. Hindi po at magandang hapon po.